Ang pagtamuraw ng Pilipinas ng substantial population immunity ayon sa isang eksperto. Pero sasapat ba ito laban sa banta ng Omicron variant? Saksi si Ivan Mayrina. Sa pagbaba ng COVID patients na ina-admit sa mga ospital, mas nakakahinga ng maluwag ang mga medical frontliner. I'm a cancer survivor, so yung takot na yun, talagang apektado po sa akin and then sa pamilya ko rin. Dahil may possibility na pwede namin maiuwi yung virus. Sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center kung saan siya nagtatrabaho, hanggang 20 pasyente na may COVID ang na-admit kada araw nung sumipa ang mga kaso dahil sa Delta variant. Ngayon, isa hanggang dalawa na lang. Kaya mga itinayong dagdag pasilidad, nagagamit na rin ng mga non-COVID patient. Yung pagbaba, napansin namin na siguro late October hanggang the whole month of November, steadily decreasing yan. Sa Makati Medical Center, dalawang araw nang walang naka-admit na COVID patients. As we reported yesterday in one of the advisories we released in the morning, we had zero case of COVID-19 so far. That's a milestone for us since 20 months ago. This is the first time that we had that kind of census for COVID-19. Zero admission na rin ng COVID patients sa National Kidney and Transplant Institute. Kaya isinara na muna ang gym ng ospital na dating ginamit bilang dagdag pasilidad para sa COVID patients. A lot of patients now are vaccinated. So that is one defense that we have against COVID. We encourage everyone to have vaccination. As of December 4, 52% ang ibinaba ng hospital admissions kumpara noong July 1. Ang new COVID cases sa 356 na naitala ngayong araw, pinakamababa sa loob ng mahigit 17 buwan. Ang 13,026 na bilang ng mga pinapagaling pa, pinakamababa naman mula noong July 2020. Habang 1.4% the positivity rate, ikalawang pinakamababa mula na magsimula ang pandemic. As of December 6 naman, mahigit 38.6 million ang fully vaccinated sa bansa. Ayon sa Health Department, projection nila aabot sa 54 million yan bago matapos ang taong ito. Kung ang molecular biologist at Octa Research Fellow na si Father Nicanor Austriacon tatanungin, isang dahilan kung bakit gumaganda ang COVID situation ng Pilipinas ay ang vaccination rate nito. More and more of our kababayans are moving around. And yet, we are experiencing the lowest levels of cases and hospitalizations in 20 months. And so what these three mean together is that it suggests that we have attained substantial population immunity. Christmas na, I hope that everything will be for the good of everybody, and I am very happy that bumababa na talaga. Mula naman sa 103rd place noong Oktubre, umakyat sa 57th ng Pilipinas itong Nobyembre sa Nikkei Asia COVID Recovery Index. Ayon sa Malacanang, patuloy ito na tagumpay ang bansa sa pagkontrol sa Delta variant. Pero ibang usapan ng Omicron, may natanggap ng inisyal na datos ang ating health department mula sa World Health Organization tungkol sa katangian ng Omicron. Ang datos na nagpapakita, more mild ang symptoms and no deaths reported as of yet, ano? Patungkol sa Omicron variant. Pati hospitalization, mukhang hindi naman sumisipa. No cause for alarm. No? But anyway, may higit na rin yung antay pa tayo ng karagdagang informasyon. Pero dahil sa taglay nitong mutated spike proteins, pwedeng makalusot sa bisa ng mga bakuna ang bagong variant. Kaya ang paalala ni Father Austriaco, we have to do is we have to build a wall of vaccinated Filipinos around these airports. Kaya bukod sa round 2 ng National Vaccination Day sa December 15 hanggang 17, ipinapanawagan din sa mga LGU na palakasin ang kanilang vaccination drive. As of December 6, nahuhuli sa bakunahan ng Cordillera Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Payo ni Father Austriaco, sana sabayan ang bakuna ng supply ng antiviral drugs laban sa COVID-19. This combination po will transform pandemic COVID-19 into endemic COVID-19, where we'll be able to reopen completely our societies and where COVID-19 will become a regular flu. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mahigit 100 pamilya ang magpapaskong walang tirahan. Kasunod yan ang pagsiklab ng magkaiwalay na sunog sa Maynila at Pasay. Saksi live si Mai Bermudez. Mai!
Tag-igan, umabot sa ikatlong alarma ang sunog dito sa Pasay City. Second alarm naman sa Santa Ana, Manila. Binalot ng makapal na usok at naglalagablab na apoy ang mga bahay sa Barangay 87 sa Pasay City. Sa gulat ng mga residente, agad silang lumabas ng kani-kanilang mga bahay, bit-bit ang mga naisalbang gamit. Bukod sa kani-kanilang anak, isinalba rin ang kanilang mga alagang aso. Nasa 23 bahay ang nasunog. Nasa 50 pamilya o katumbas ng 200 residente ang naapektuhan ng mahigit 2 oras na sunog. Ayon sa mga bumbero, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa sikip ng lugar at kakulangan sa supply ng tubig. Mga fire truck ko galing ng part ng Maynila ay hindi na po nakarespond dito dahil may kasabay po siyang sunog doon sa may Manila. Nanlulumo ang mga residente dahil magpapasko sila nang wala ng tahanan. Wala kaming nadala kahit isa yung papeles lang ng anak ko. Nasunugan pati ang kapitan ng Barangay 87. Nananawagan ako. Maaari po, bigyan nyo kami ng tulong po rito at pati mga kabarangay ko na sunugan. Pagalan nyo na lang po kami ng mga gamit kung ano man yung maibibigay nyo. Kung ano makakaya nyo, matulungan nyo lang po kami. Nilamon din ng apoy ang 20 bahay sa Santa Ana, Manila kaninang hapon. Pawang gawa sa mga light material ang mga natupok na bahay. Aabot sa 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection NCR, aabot sa 45 ang fire incidents sa Metro Manila mula December 1 hanggang ngayong araw. 21 ang structural fires habang 24 ang non-structural fires. Sinisiyasat pa ng BFP ang mga sanhi ng magkahiwalay ng sunog. At live mula rito sa Pasay City, ako si Mai Bermudez, ang inyong saksi. Magpapasko na pero kalbaryo ang dinaranas ng ilang customer ng Maynilad sa Southern Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite. Araw-araw po silang mawawala ng tubig gripo sa susunod na 2 linggo. Ang paliwanag ng Maynilad sa pagsaksi ni Cedric Castillo. Problemado si Donna ng Queens Row East sa Bacoor City sa kanyang mga labada. 18 oras kada araw kasi sila mawawalan ng water supply. Ito, isang basket pa. Hindi ko nasama siya today kasi kukulangin ako sa tubig. Mahirap, no? Dahil magpupuyat ka. Ang salon owner na si Mel, tabo-tabo muna ang gamit sa kanyang mga suki. Wala kami dito sa gabi. Hindi naman kami dito mag-stay. Dahil sa madaling araw sila nagkakatubig. Paano namin mababantayan yung Maynilad na tubig? Sa iba pang apektadong lugar, pila sa rasyon ng tubig ang mga residente. Wala kaming kalam-alam. Mag-ipon ho kami. Kung wala na ito, baka sa poso. Magdi-deploy naman po tayo ng mobile water tankers para augment po yung kakulangan. Sa anunsyo ng Maynilad, 28 barangay sa Parañaque at Las Piñas at sa Bacoor at Imus, Cavite, ang apektado ng daily water service interruption hanggang December 22, paliwanag ng Maynilad. Pag amihan season, lumalakas po yung hangin over Laguna Lake, papunta po sa ating mga planta. Yung tubig na pumapasok sa ating planta mula sa Laguna Lake ay mas malabo. Inumpisahan po natin i-intensify po yung ating cleaning ng ating filtration membranes. Napilitan po tayo na babaan ang production. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Doble ang pag-iigpit ng pulisya sa Tagaytay City dahil kasabay ng pagdami ng turista roon ang sunod-sunod na pag-atake ng mga basag kotse. Saksi si June Veneracion. Ngayong mas lumalamig ang temperatura sa Tagaytay City habang papalapit ang Pasko. Lalo pang naiinganyo ang mga turista na bumisita. Pero sabi nga, kung marami ang mga tao, dumarami rin ang oportunidad para sa mga kawatan. At ditong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang mga biktima ng basag kotse modus sa Tagaytay. Isa na rito ang kaibigan ni Richard, hindi niya totoong pangalan, na kasama niyang naghapunan nitong Linggo. Nagulat na lang sila nang babalikan na nila ang mga nakaparada nilang sasakyan. Biglang sumigaw yung kaibigan namin na nabasagan kami. Nakuha mula sa loob ng kotse ang isang bag na nakalagay lang sa passenger seat sa likod. Inireport nila sa estasyon ng pulis ang nangyari.
Pagdating namin sa police station, may nauna na daw sa amin na nag-report ng basag kotse din. So, akala kasi namin kami lang. At laking gulat pa raw nila dahil may sumunod pang dalawang biktima ng basag kotse sa presinto. Pero sa initial na report ng Tagaytay Police Station, tatlo lang ang nagreklamo sa kanila na nabiktima ng magkasunod na basag kotse modus. Sabi ng pulisya, may mga kaparehong insidente rin na nangyari nung papalapit din ang Pasko nung nakarang taon. May mga person of interest kami na tinitingnan this incident. Hinihikayat ng mga otoridad ng publiko na huwag mag-iwan ng gamit sa nakaparadang sasakyan. Since this week, nagkaroon kami ng mga adjustments sa mga particular areas and we check kung saan namin na ilalagay yung mga patrollers namin sa mga visibility points. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Unti-unti na raw nakakabango ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng pandemic. Ayon po yan sa World Bank. Pareho rin bumaba ang inflation at unemployment rate. Saksi, si Dano Tincunco. Sa ikatlong sunod na buwan, bahagyang bumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Mula sa 4.6% nitong Oktubre, bumaba ang inflation rate sa 4.2% ngayong Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakaapekto sa pagbaba ng inflation ang mabagal na paggalaw ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Meron po tayong mga policies and interventions that we have put in place and it appears to be working. Ang World Bank, itinaas sa 5.3% ang forecast para sa economic growth ng bansa mula sa 4.3% outlook noong Setyembre. May malinaw na raw na economic rebound ang bansa. Sa kabila raw kasi ng pagsipa ng mga kaso dahil sa Delta variant at ang kaakibat nitong mobility restrictions, hindi raw nito naapektuhan ang economic activity kumpara noong isang taon. The economic rebound gained momentum in the third quarter of 2021. Nasa 5.8% economic growth naman ang nakikita para sa taong 2022 hanggang 2023. Pero may ilang senyales daw ng economic scarring dahil sa pandemya na pwedeng makaapekto sa long-term growth ng ekonomiya ng bansa. Kabilang dyan ang pagsasara ng mga negosyo na may direktang epekto sa trabaho. Sa latest labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 3.5 million ang walang trabaho nitong Oktubre. Katumbas yan ang 7.4% na unemployment rate. Mas mababa sa 8.9% noong Setyembre na pinakamataas naman ngayong taon. Mababa rin ito ng mahigit 300,000 kumpara noong October 2020. Pero may pagtaas sa underemployment rate o yung mga employed na pero gusto ng dagdag na oras na trabaho o dagdag na trabaho. Mula sa 14.4% noong October 2020, umakyat ito sa 16.1% Oktubre ngayong taon. Dumami raw kasi ang mga may trabaho may part-time arrangement ayon sa economic managers. Pero ang pagbaba ng unemployment rate, pagpapatunay daw na nasa tamang landas ang gobyerno pagdating sa recovery o reopening ng ekonomiya. Rekomendasyon ng World Bank bukod sa agresibong pagbubukas ng ekonomiya na pwedeng makaengganyo sa mga negosyong sumubok muling mag-operate, tiyakin din ang fiscal sustainability ng bansa. Employing new tax administration measures may prove to be the preferable intervention. The Philippines must leverage national ID system to strengthen the country's targeting system, consolidate and systemize beneficiaries' information, and facilitate financial inclusion and digital distribution of transfers. Ako si Dano, tingkuhan ko ang inyong saksi. Isa pa ang nadagdag sa mga petisyon para hilingin na i-disqualify ang presidential aspirant na si Bongbong Marcos. Mga Ilocanong martial law victim ang mga petisyoner. Saksi si Joseph Moro. Qualify si Marcos! Qualify si Marcos! Kaming mga taga Ilocos Region, kami mga Ilocano, naniniwala na hindi talaga, hindi wala ng solid north. Ang ika-apat na petisyon para i-disqualify si dating Senador Bongbong Marcos inihain ng isang grupo ng mga Ilocano na biktima ng martial law. Kasama sa mga petitioner si Margarita Salonga Salandanan, apo ni dating Senate President Jovito Salonga na isa sa mga opposition leader na lumaban sa martial law. Ang petisyon ay nakabasa sa conviction o sentensya ni Marcos galing sa Quezon City Regional Trial Court noong 1995 dahil sa hindi pagbabayad ng buwis at pagpa-file ng income tax return noong mga taong 1982 hanggang 1985. The conviction is for the violation of the National Internal Revenue Code. The law at that time provides for special perpetual disqualification for a conviction. Paano susunod ang mga taong bayan sa pagbabayad ng buwis kung ang isang
kandidato para sa presidente ay hindi nagbabayad ng buwis. Sabi ng mga petitioner, ang pagkakakonvict kay Marcos ng paglabag sa National Internal Revenue Code ay may kaakibat na parusang perpetual disqualification from public office. Dagdag nito, tinukoy ng mga petitioner ang Omnibus Election Code na nagsasabing ang sinumang nahatulan ng pinal sa isang kasong may kinalaman sa moral turpitude ay disqualified na kumandidato o humawak ng public office. Sabi ng mga petitioner, ang paulit-ulit na hindi pag-file ni Marcos ng ITR ay nagpapakita ng kanyang pag-iwas sa pagbayad ng buwis, kaya maituturing itong moral turpitude. Nakasala din daw sa Omnibus Election Code na disqualified din daw ang sinumang nahatulan ng mahigit 18 buwang pagkakakulong. Sabi ng mga petitioner, 3 taong pagkakakulong ang sintensya kay Marcos sa isang kaso pa lamang ng paglabag sa tax code. Tinukoy din ng mga petitioner ang inilabas sa certification ng QCRTC na wala raw record hanggang ngayon na nakapagbayad na si Marcos alinsunod sa desisyon ng korte. Sa hatol kay Marcos, pinagbabayad siya ng mga buwis na di binayaran mula 1982 hanggang 1985 pati na ang multa para rito. Sa isang email sa GMA News ng QCRTC Branch 105, ang branch na humawak sa tax case ni Marcos, sinabi ng korte na inutusan si Marcos na magsumite ng pruweba na nagbayad na ito ng multa. Pero hanggang ngayon daw, walang record ang korte na nagbayad na ito ng pinababayarang buwis at penalties. Sagot ng tagapagsalita ni Marcos sa si Attorney Vic Rodriguez, lahat daw ng mga petisyon para i-disqualify o ipakansela ang COC ni Marcos ay inaasikaso ngayon ng kanilang legal team. Bagamat tingin daw nila sa mga petisyon ay nuisance o panggulo lamang, sana raw respetuhin ng mga nasa likod ng mga ito ang karapatan ng mga Pilipino na magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Huwag din daw tanggalan ang karapatan ng taong bayan na malayang pumili ng kanilang leader at huwag daw matahin ang katalinuhan ng mga Pilipino. Dito sa COMELEC, may 4 na petisyon para i-disqualify, 3 petisyon para kanselahin ang Certificate of Candidacy at 1 petisyon para ideklarang nuisance candidate ang nakahain laban kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kasabay ng ilang paglilibot sa iba't ibang probinsya at pagdalo sa ilang aktibidad, binahagi ng ilang presidential aspirants ang kani-kanilang opinyon sa iba't ibang issue. Saksi sina Mab Gonzales, Sandra Aguinaldo at Salima Refran. Nasa Laguna si Senator Manny Pacquiao at running mate na si House Deputy Speaker Representative Lito Atienza. Nag-motorcade sila sa mga kalsada ng San Pedro, Binyan at Santa Rosa. Kasabay ng paghahagis ng mga t-shirt, naghahagis rin ng mga 500 piso si Pacquiao sa mga nasa kalsada. Nag-courtesy call rin si Pacquiao sa mga lokal na opisyal sa Laguna. Tinanong si Pacquiao kung kukunin ba niyang guest candidate sa kanyang senatorial slate si Pangulong Rodrigo Duterte. Ano kasi yung mag-decision pa kasi 7 yan eh, 7 yung mga 6-7 yung mga guest candidate natin. Ang focus namin ngayon, talagang pangampanya, ipaalam sa tao yung programa natin. Sa kanyang mensahe naman sa Arangkada Philippines Forum 2021, sinabi ni Pacquiao na nakaangkla ang kanyang economic platform sa pangakong sugpuin ang katiwalian sa gobyerno. Ipapakulong daw niya ang mga tiwali sa gobyerno. Bumisita ngayong araw si Vice President Lenny Robredo kay Bishop Victor Barnuevo sa Bishop's Residence sa Our Lady of the Atonement Cathedral sa Baguio City. Nakaharap din niya ang mga madre at pare mula sa iba't ibang simbahan at maging iba't ibang religious organizations sa St. Louis University. Dumalaw din siya sa Philippine Military Academy pero hindi ito pinakunan sa media. Sa kanyang mensahe naman sa The Arangkada Philippines Forum 2021 ng Joint Foreign Chambers, sinabi ni Robredo na ang gobyerno dapat nakikinig at bumubuo ng consensus sa mga stakeholders. Dapat mapagkakatiwalaan at mabilis kumilos. Kailangan din daw masugpo ang katiwalian. Professionalized bureaucracy ensures that public servants will have nothing to hide. Institutionalizing transparency and accountability will ensure that they will have nowhere to hide. This is something I intend to prioritize should I be elected. Kahapon bumisita rin si Robredo sa Good Shepherd Convent. At pinangunahan din ang ribbon cutting ceremony sa pagbubukas ng Lenny Kiko campaign headquarters. Ang katandem naman ni Robredo na si Senador Kiko Pangilinan dumalo sa isang Senate session ngayong araw.
Si senatorial aspirant at incumbent Senator Laila De Lima maghahain daw ng panukalang batas para maiwasan ang pag-abuso sa batas kaugnay sa substitution of candidates. Sa isang pahayag, sinabi niyang dapat matigil na ang aniyay last-minute party hopping or party hunting sa panahon ng filing ng Certificate of Candidacy o kahit na pagkalampas ng panahong ito. Ito raw ay panlilin lang sa taong bayan. Sa Davao City, humarap sina dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte sa mga leader at miyembro ng Hugpong ng Pagbabago, regional party ni Mayor Sara, at Hugpong sa Tawang Lungsod, partidong itinatag ni Pangulong Duterte at pinamumunuan ngayon ng presidential son na si Congressman Paulo Duterte. Makikitang kasama ng tambalang BBM Sara ang isa pang presidential son na si Davao City Vice Mayor Baste Duterte sa naturang event. Dumalo din sina Marcos at Duterte sa regional planning ng League of Municipalities of the Philippines sa Davao City. Sa kanyang mensahe sa Arangkada Philippines Forum 2021 ng Joint Foreign Chambers, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na para umusad ang Pilipinas mula sa pandemya, kailangan merong plano o roadmap na kayang lampasan ang pabago-bagong kondisyon ng tinatawag na new normal. Pero nagbabala rin si Lacson sa usapin kaugnay sa pag-amyenda ng saligang batas para mapahintulutan ang 100% foreign ownership ng mahalagang utilities. Opening the Constitution for possible amendment or revision despite the intent to only revise the economic provisions will open doors for opportunities to revise even the present restrictions on our political system to suit personal interest. Sa sesyon naman ng Senado kanina, tinalakay ni Soto ang issue ng agricultural smuggling sa kanyang privileged speech. Dito, binatikos niya ang Bureau of Customs. Hanggang PR lang talaga ang pagsupo sa agricultural products smuggling. Upon further investigation, the tally of the press releases vis-a-vis the cases filed thereafter does not match. We're open for any inquiry so that we can thresh out whatever inconsistencies in that record or whatever clarifications that might be needed, no, in terms of our anti-agricultural smuggling efforts. Hindi natuloy ang event ni Manila Mayor Isko Moreno sa Carbon Market sa Cebu City ngayong araw. Sa Cebu Capital kagabi, dumalo si Moreno sa awarding ceremony ng Subo Negosyo Program, isang livelihood assistance program ng LGU, DTI at Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Nangako si Moreno na gagawin din daw ang ganitong klase ng programa. Kokopyahin ko itong ginawa ninyo sa Cebu Province para sa mga kababayan natin mabigyan ng hanap buhay. Ihiramin ko na to para sa DTI sa buong bansa. Sa paggugobyerno, bagay na kapakipakinabang sa tao. Hindi po ako nahihiyang mangopya. Nakasama ni Moreno sa event si senatorial aspirant, dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang running mate ni Moreno na si Doc Willyong naglibot sa palengke ng Baguio kasama ang kanilang senatorial aspirants na sina Samira Gutok, Carl Balita at Jopet Sison. Si Senator Bongo naman virtually na dumalo sa Senate session ngayong araw. Ako si Mav Gonzalez. Ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Salima Refran. Kami ang inyong saksi. Dadalo si Pangulong Duterte sa Summit for Democracy sa darating na Huwebes at Biyernes. Pangungunahan ni U.S. President Joe Biden ang summit na layong talakayin ang pagpapatibay ng demokrasya at human rights para sa ikabubuti ng mga bansa. Sa invitation letter ni President Biden, sinabi niyang bukas siya sa mga ideya ni Pangulong Duterte na makatutulong sa pagtataguyod ng anyay democratic, equitable, inclusive at sustainable na mundo. 18 araw na lang, mga kapuso! Pasko na! At kung hindi po abala sa Christmas shopping, pwedeng bumisita sa isang park sa Alabang na may kakaibang gimmick para sa Pasko. Saksi si Marie Zumal. It's the season to be jolly at mag-bonding kasama friends at family. Patok ngayon ang 32 talampakang Christmas tree na ito sa Spectrum Midway sa Philinvest Alabang. Pagkagat ng dilim, abay lalo itong agaw pansin. Pero hindi lang yan ang dinarayo sa lugar dahil may walk-through tunnel din na perfect for selfies. O di kaya'y mag-romantic stroll kasama ang inyong significant other.
Sa dulo ng tunnel, may bilin na isa na ring reminder kung bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko. At last, after so many years, nagkaroon ulit ng ganito, parang hoping na mawala na yung pandemic. Yung liwanag niya, parang it gives hope na magkakaroon din ng light at the end of the tunnel. Ganun eh. Dahil Christmas is about giving, simula na rin ang pag-shopping. 18 days before Christmas, marami na ang naghahanap ng panregalo sa mga tiyangge. Galing pa sa malalayong lugar ang ilang mamimili ngayong araw sa Green Hills. Bukod kasi sa samot-saring paninda, pwede pang tumawad sa mga vendor kung tight ang inyong budget. 2,000 po. Paswak naman po yung budget, nakapamili na rin po ng mga shorts and t-shirts. Wala naman kasi sa price yung pagbigay. Yung importante, parang mayroon kang naibigay sa mga tao. Ako si Mariz Umali, ang inyo saksi. Tuloy ang tradisyonal na Sinulog Festival sa Cebu City sa darating na Enero. Sa kabila po yan ang banta ng Omicron variant ng COVID-19. Ayon kay Cebu City Mayor Mike Rama, pinag-usapan na kung paano ipagdiriwang ang Sinulog 2022. Posibleng kombinasyon daw ito ng virtual at physical na selebrasyon. Paglilinaw ng alkalde, may mga panuntunan pa rin dapat sundin sa mga pagdiriwang. Nasa Israel na si Kapuso, primetime queen at Miss Universe judge, Marian Rivera. Kasama niyang bumiyahe ang mister na si Ding Dong Dantes. First time daw mahiwalay ni Marian sa mga anak niya in 2 years, kaya napaluha raw siya habang nagpapaalam kina Zia at Sixto. Kasama sa Israel ang glam team ni Marian at officers ng AAA Management. Dala nilang halos 10 maleta na laman ang aabot sa 20 outfits ni Marian. Pagtiyak ng kanyang team, magiging head turner si Marian sa mga pupuntahan gaya ng cocktail welcome party. Si Marian ang latest Pinoy na uupo bilang judge ng Miss Universe pageant. At kaya ng mga balita ating sinaksihan, ako naman Arnold Glavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si P.R. Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Hey, I promise we'll be okay. Mga Kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga Kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.